pare, kamusta na kayo? Nako, extended yung ating enhanced community quarantine. So, sa bahay pa rin tayo at hindi pa rin tayo pwedeng lumabas. So, ako, I make use of my time. I did a lot of cleaning in the house, putting order inside the house. So, what I have started also is my urban gardening, because the city government is encouraging all of us here in Puerto Princesa City and maybe in some places in the country to start planting vegetables because this is the right thing to do. It's not only because there's COVID-19 but because this is the right thing to do. May COVID man o wala, I think kailangan na nating simulan talaga yung pagtatanim ng mga vegetables, ng mga gulay sa ating paligid. If we have a space for vegetable garden or kung masikip yung ating lugar, we can do a lot of things from small cans from whatever things na magagamit natin sa ating magiging garden. So, yun yung tinatawag na urban gardening. So, kahit maliit lang yung space mo, you can do something about it and you can plant plants, you can plant vegetables. Of course, to help us in our expenses, diba? Sayang naman yung mga gulay na binibili natin. Kung meron tayo niyan sa loob ng bahay natin, makakasiguro tayo na malinis yung ating vegetable. At the same time, makakatipid tayo. And it's a nice feeling na meron tayong mga tanim sa loob ng ating tahanan. So for me, ang unang gusto ko kayong dalhin muna sa loob ng aking kitchen, ano ba yung ginagawa ko? So here in the house, I started na yung paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. So yan. So ito yung bin for di nabubulok and this one for nabubulok. So mamaya, pakita ko sa inyo kung saan namin siya dinadala. Kasi hindi pa actually ako marunong masyado mag-compost, pero tinatabi lang namin siya kasi alam ko na may pagagamitan kami dyan. So yun, and then of course I start putting some herbs and some vegetables in water para magkaroon ito na ugat. Then that's the time I start planting it. So I have here yung peppermint, and then ito yung mga sibuyas, na ito yung pag naggagaya tayo ng sibuyas, ito yung dulo. So ang ginagawa ko, binabad ko siya sa water, and then ito na siya, may mga ugat na siya. So ang gagawin ko dyan, siguro mga 2 days from now, ililipat ko na siya sa isang pot at dyan magiging sibuyas na yan. So that's white onion. White onion itong nakalagay sa water, yung naka-submerged partly sa water. So let's go out the house. Okay, labas tayo and then I'll show you my garden. Okay? Yan. So ito, kapag every time na nag-ulam kami na merong kangkong, yung tangkay ng kangkong, ayan, tinanim ko na, so buhay na siya. Yan, nilagay ko siya sa mga plastic container. So ang dami na niyan. Pagkatapos mga almost 1 week na to siya. So yan na, oh. Yan, yan yung aking mga tanim na kangkong. Marami pa akong tanim. Papakita ko pa yung iba sa inyo. Naman, these are tomatoes. Mga kamatis ito siya. So, natutuwa lang ako kasi buhay na siya. Before talaga palpakin naman namin kasi sa isang butas, ang dami namin nilagay na seed. So, namatay siya kasi nag-aagawan sila sa nutrients. So, ito na, buhay na siya. So, maaaring mga after a few days, pwede ko na siyang i-depot. And then, itong nasa ibaba, ito naman ay mga talong. Eggplant naman yan siya. So, yan. Yung mga seeds nito ay binigay sa akin ng Yamang Bukid. Pero napapansin nyo, may isang nahiwalay dito. This is also tomato. Ito naman yung sa nabulok naming kamatis sa loob ng kusina. So, ginawa ko na lang yung mga buto ay nilagay ko na dyan. Tapos, sinakpan ko ng konting lupa. Tapos, yun, after how many days, tumubo na rin siya. Diba? Ang dali lang siya talaga. Garahe namin ito sa bahay. Na kinonvert namin na garden yung mga gilid-gilid. Ayan, so walang sasakyan ngayon, kaya maganda to para maipakita ko sa inyo. So ito naman, sa gilid ng garage, so sa between sa mga poste, ayan, tinaniman namin ito ng lettuce. So maswerte ako kasi kaibigan ko yung Yamang Bukid, ay hindi na ako kailangan gumawa, magkaroon ng seedlings. Buhay na siya nung binigay sa akin. Pero itong mga maliliit na to in between, actually lettuce din yan siya. Pero yun yung tanim ko talaga na sinasabi ko nga na ang dami naming nilagay na seed sa isang butas. Yung iba namatay. So ito yung mga nag-survive. So good luck sa kanila. Sana mabuhay din sila. Ayan, tumatawa yung dalawang kasama kasi
Yun nga, kami yung may kagagawa nun eh. Gagaling namin kasi magtanim, di ba? Ayan, so lettuce yan. So, makikita niyo sa garage. Ayan o, buho lang yan siya. Buho lang yan siya na ipinako namin sa poste na sinabayan ng tali. Ayan, from one post to another. Ang haba din ah. Yan, tapos ito naman ginagawa ito ng anak kong lalaki. Hindi pa siya tapos. So ito naman tataniman namin ito ng basil. Yan, basil naman, herbs naman. So, ito mga lupa na to kasi ang hirap talaga maghanap ng lupa dito sa syudad, 'di ba? Tapos hindi natin alam kung pwede siyang gamitin. So, thank you again to Yaman Bukid, binigyan nila ako ng lupa na compost na talaga sobrang taba. Ayan, so yan yung mga nahingi ko. Ay, uling na pala yung binaksa mo yan. Ayan, diba? So, yan yung ginagamit ko ngayon na sa aking mga pananim. Tapos ito naman, tinan nyo, kangkong pa rin ito. Ito yung first batch ng kangkong na tinanim. Kung makikita ninyo, sa tabi pa rin to ng garage, from one post to another din. Pero malapad siya. Diba? Ang ginawa namin, yun na nga, nilagyan ng mga board sa gilid, tapos nilagyan ng sahig, tapos nilagyan ng lupa. Yun yung ginamit namin. So, ito yung mga kangkong. Malapit na ako mag-harvest nito. Ito yung mga sibuyas na nauna ko nang tinanim. Diba? Kanina pinakita ko sa inyo. So, paglipat dyan, may mga ugat na kaagad. Yan siya. And then, ito naman. Yan. Siyempre, hiningi ko ulit sa Yamang Bukid. These are ampalaya. Ito, herbs. Nakalimutan ko na yung pangalan. And sa ilalim, ay kamatis pa rin. Mabilis kasi mabuhay yung kamatis. Ayan, kami na yan. Kami na yung gumawa niyo dito. Ayan. Ito naman, sitaw. Ayan, mga sitaw. Hiningi ko rin ulit sa Yamang Bukid. Ito yung mga lettuce pa na pinapalaki ko para at itatransplant ko na. And then, ito naman ay, ano to? Okra. Okra. Ayan. Tapos, ito, katatanim ko lang ito eh. Ito, sinusubukan ko yung seeds ng sibuyas dahon. Hindi pa siya. Ito pala yung mga tumutubo. Medyo mabagal. Pero ito, basil ito. Yan, malapit na. Malapit nang lumaki yung aking basil. So, ito transplant ko rin yan siya. Okay, so yun. Pasok tayo, ha. Ito yung bagong gawa naming sa tabi ng bahay. Binakura namin ng buho. Sa tabi din ito ng garahe namin. Yan, kasi kaysa naman ano, walang gamit. Ginamit na namin. So, eto, pasok tayo dito sa loob. Ginawa din namin itong garden. Ayan. Magugulat te. Ayan. So, may mga manok kami. Ayan na yung manok. Alam nyo ba, yung manok namin, nawala. Tapos, ilang beses na namin silang hinabol-habol. Pero bumalik din naman. My God. Ay, mga parawakan ba naman yan na pure galing sa Yamang Bukid. Oh, yan na naman. Nandyan na naman siya sa tuktok. Baka lumipad ito. Yan na naman siya, nakakatakot. Tapos ito na rin yung parang MRF namin. Yan. Dito na namin, ano, Material Recovery Facility. So may net, kasi dito rin namin ilalagay yung maliit naming fish pond later on. Yan. Ayan, so makita nyo yung mga basura dyan. Yan yung mga plastic na natin natapon namin. Pero yung mga nabubulok, meron kaming nilalagyan. Mamaya ipakita ko sa inyo. So, ayan, ito oh. Sa mga puno, ay sa magilid ng bakod, meron na kaming nilipat ng mga sitaw. Yan. Yan yung mga sitaw. And then, yan yung mga manok. Mga manok namin na hindi namin kakatayin. Pararamihin namin siya. Una, naawa yung mga anak kong katayin. Pangalawa, pararamihin namin siya para dumami yung parawakan at may itlog at may manok kaming magamit in case man, di ba? Ito mga seeds na to, ang dami na nito, hindi ko na to maintindihan ko anong mga pinaglalagay ng ano. Yung palaya. Yan, so yung plano namin, pagapangin namin siya sa taas para may lilim dito. Para may lilim yung gagawin namin, maliit na fish pond. Yan. So yan na, napaikot na yan dito. Yun. Yun siya, yan. So ito, sitaw. Ito, ang palaya. Yan, so good luck sa inyo. Ano pa? Ay, may maliit kami na puno ng langka.
I'm still planting a lot of things here. Hindi yung problema ko na ngayon yung space, no? So kaya alam nyo yung mga pots namin na hindi na namin ginagamit, yung mga bulaklak ko na hindi naman masyadong namumulaklak, tinanggal ko na siya at pinalitan ko na siya ng mga gulay. So ito yung aking maliit na garden, no? I don't know if this qualifies as urban garden, but I'm excited to see kung kapag lumaki na itong lahat ng tinanim ko. And of course, I also gave some seedlings to my neighbors para sila din makapagtanim. Ito naman, mga crates ito, mga paleta ang tawag dito. Yan. Gagamitin namin siya para isahig doon sa gagawin namin. Fish pond, maliit na fish pond. So, ayan. Ito, lahat ng mga garden tools namin nandito. So, ito, meron akong seed raising soilless medium. Ayan. Bago mag-lockdown, nabili ko na yan. So, sabi ko nga sa inyo, noon pa, gumagawa na ako nito. So, ito, yan yung mga egg tray. Magagamit pa namin to para tinagawan ng seedlings, patubuan ng seedlings namin. So, hindi yan tinatapon. Yun. So, nandito yung mga tools. Yan, mga pang spray. Yan, tapos, ayan, no, binigyan ako ng mga ginagawa dun sa Yamang Bukid. So, yan, may molasses din dyan. So, pwede na ako magtimpla ng pataba para sa mga halaman ko. I hope, mga Mare, na-inspire ko kayo. Kasi, ang dami nating time sa ngayon. And then, i-inspire natin yung sarili natin. We have to find reasons why we are doing this, no? We are doing this for what? We are doing this for our family, for our food security, diba? Eh, hindi natin alam kung anong recession ngayon. Mahirap na ekonomiya ng Pilipinas. So, can you imagine kung pati ba naman gulay na binibili natin, ang isang tali ng alugbate sa palengke ay 15 pesos. Eh, kung meron tayo niyan dito, malaking tipid din ito, diba? Plus, the fact na ang sarap kaya kainin yung tinanim natin, diba? At alam natin na malinis yung ating kulay at organic siya kasi wala kayong chemicals na ginagamit. So, yun dapat yung ating mindset na sa ngayon. So, baguhin natin yung mindset natin. Alam nyo, yung magugutom sa panahon na to ay yung mga taong tamad, diba? Mga taong tamad. So, dapat dagdagan natin ng sipag. Isipin natin yung pamilya natin. Sana mga Mare, na-inspire ko kayo sa share ko sa inyo sa maliit ko na garden. Sana ay kayo din, simulan nyo na rin sa loob na inyong bahay, whether may lupa kayo na mataniman or wala, pwedeng-pwede siya, no? Pwedeng-pwede siya. So, I hope na-inspire kayo, and please comment also kung anong ginagawa nyo dyan. Ano ba, may urban garden na rin ba kayo? Please get a photo of that and share this in dito sa ating sa comment section, and let's inspire each other. Maybe I could get also some ideas from you kung ano pa yung pwedeng magawa. So, let's share some ideas. And please don't forget, of course, to put a comment dito sa episode na to ng aking vlog. And please subscribe to my channel para every time I post a video, napaprompt kayo. And then, of course, para tuloy-tuloy yung exchanges of ideas natin. And please, let's make our time productive. Thank you so much for subscribing to my channel, and please, sa mga hindi pa, please click the button subscribe below. Okay? Thank you so much, mga Mare. Stay beautiful, stay happy, and stay safe. Bye!